Magandang araw, Munting Lupa! Tayo po dito sa lungsod sa pangungunan ni Mayor Jaime R. Fresnedy at ng buong pamahal ang lungsod ng Munting Lupa ay patuloy sa ating mga proyekto, gayon din sa nararapat na serbisyo para sa bawat Munting Lupeño. Ihahatid sa inyo ng Munting Lupa Public Information Office ang lahat ng impormasyong kailangan ninyong malaman na makakatulong sa pag-angat ng antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Dahil naniniwala tayo na ang informed citizen is an empowered citizen. Ako po si Councilor Patty Cathy Bongkayo at narito ang mahahalagang ulat para sa buwan ng Oktubre. Naghain ng kandidatura si Munting Lupa Congressman Rafi Biazon bilang alkalde ng lungsod sa ilalim ng One Munting Lupa Unity Party sa unang araw ng filing of COC noong October 1. Kasama ni Congressman Biazon sa COMELEC Munting Lupa ang ilang miyembro ng One Munting Lupa na sina Mayor Jaime Fresnedy na maghahain ng kandidatura bilang kongresista, incumbent Councilor Alan Camilon, Mr. Jedi Fresnedy at Ms. Rachel Arciaga. Bago ang paghahain ng COC sa COMELEC, dumalo rin ang iba pang miyembro ng One Munting Lupa sa isang proclamation event. Iginawad ang top 3 outstanding employees para sa second quarter ni Mayor Jaime R. Fresnedy, City Administrator Engineer Alan A. Cochuela, Councilor Louis Arciaga, at mga pinuno ng tanggapan. Top 3 na sina Russell C. De La Cruz, Hospital ng Munting Lupa, Ana Carmela Ilaga ng City Planning and Development Office, at Isabelita Papa, SSD. Tumanggap ng cash prize at certificates ang bawat isa. Maligayang bati sa lahat ng mga kawaning nominado. Ang programa ay pinangasiwaan ng Human Resource Management Development Office o Praise Committee. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatanda akong mapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Magandang araw, Munting Lupeño. Para sa buwan ng Oktubre, narito po ang ilang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa estado ng COVID-19 sa ating lungsod. Dito lamang po yan sa Munting Lupa COVID-19 Updates. Narito po ang tala ng bilang ng mga nabakunahan sa iba't ibang barangay. Ilan sa mga ito ay nakakuha na ng herd immunity. Ibig sabihin, malaking bahagdan ng barangay ay bakunado na o may proteksyon na. Narito naman ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Napag-uusapan na rin ang pag-aaral tungkol sa mix and match ng ating mga COVID-19 vaccines. Kasalukuyan ang inihahanda sa clinical trial ang pili nating mga kababayan. Abangan po ang opisyal ng anunsyo ng DOH at City Health Office. Samantala, nagsimula na rin ang pagbabakuna sa ating mga minors. Ito ay ginaganap sa ating ospital ng Munting Lupa na nagsimula noong October 25. Patuloy po tayong nananawagan sa ating mga magulang na irehistro online sa MuncoVac ang inyong mga anak na minor upang mapabilang sila sa mga babakunahan. Ang bakunang ibinibigay para sa mga minors ay Pfizer vaccine. Sa kabutihang palad ay bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa panahong ito. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na tayo ay magpapakampante na. Manatiling sumusunod sa ating mga health protocols at wow! Muli, ako po si Dr. Carla Samson, ang inyong COVID-19 correspondent. Maging disiplinado at alerto, maging bakunado, protektado. Maraming salamat po. Hindi bababa sa 36 beneficiaries ng Tupad God Fund ang magtatrabaho sa loob ng 30 days sa ilalim ng City Health Office bilang encoder sa mga COVID-19 vaccination at contact tracing.
tatanggap ang mga benepisyaryo ng minimum wage o 537 pesos per day. Ang programang tupad ay pinondohan ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa sa pamumuno ni Mayor Jaime R. Fresnedy sa pamamagitan ng peso at GAD. Pinangunahan ni Congressman Rafi Biazon kasama sina Dole NCR Regional Director Attorney Sara Mirasol at Peso Muntinlupa Head Glenda Aninyon ang paglulunsad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers tupad program at orientation para sa 436 beneficiaries noong October 7. Magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa iba't ibang programa ng pamahalaan sa loob ng 10 araw na kung saan kikita ng minimum wage na 537 pesos per day. Nakipagtulungan ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa sa Department of Labor and Employment NCR para sa pagtatayo ng Job Placement Office sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa na tataguri ang First University-Based Employment Hub sa Metro Manila. Dumagda si Dole NCR Regional Director Attorney Sara Mirasol ng Memorandum of Agreement kasama si Muntinlupa Peso, PL Moon at Dole Munta Parlas sa Barangay Poblasyon noong October 7. Magsisilbing employment hub para sa mga estudyante at alumni ang nasabing JPO na aabot ang serbisyo sa mga educational institutions sa loob ng Munta Parlas, Muntinlupa, Taguig, Paranaque, Las Piñas. Nagpapasalamat ang Dole NCR sa lokal na pamahalaan ng Muntinlupa sa proyektong ito. Sa kasalukuyang tala ng estado ng pandemya sa ating bansa ay makikita ang paunti-unting pagbagal at pagbaba ng kaso ng COVID-19. Magandang balita ito, gayon din ang patuloy na tumataas na bilang ng mga nabakunahan. Ngunit sa kabila nito ay matindi pa rin ang epekto ng pandemya sa ating ekonomiya at pagbabalik ng mga negosyo. Dahil sa pagsasara ng mga negosyo, bumaba rin ang koleksyon ng buwis na siyang nagpapatakbo sa mga programa at proyekto ng ating gobyerno. Upang malaman ang mga programa at kalagayan ng koleksyon ng buwis sa ating lungsod, makakasama natin ang BIR Muntinlupa dito sa usaping buwis sa gitna ng pandemya. Magandang araw po sa ating mga taxpayers, lalong-lalo na sa ating mga registered taxpayers dito sa City of Muntinlupa. Kamusta po kayo? Sana sa kabila ng pandemya, kayo po ay patuloy pa rin lumalaban habang tinutulungan natin ang ating gobyerno na makabangon. Nandito po tayo ngayon sa Ayala Mall South Park upang kumustahin ang mga gawain ng isa sa mga kagawaran ng pamahalaan na patuloy ang pagsiservisyo sa gitna ng pandemya, ang Bureau of Internal Revenue dito sa Muntinlupa. Para bigyan po tayo ng kaukulang impormasyon sa estado ng kanilang collection at mga programang nakalatag sa panahong ito, makakasama po natin ang Assistant Revenue District Officer ng BIR Muntinlupa, Attorney Josephine Gomez. Attorney, good morning po. Magandang umaga, Darren. Magandang umaga din po sa ating mga taxpayers. Taos puso pong nagpapasalamat ang kagawaran ng Bureau of Internal Revenue Muntinlupa sa pamumuno po ng aming Revenue District Officer Felix Roy sa ating pumbutihing Mayor, the Honorable Mayor Fresnedy, sa walang sawang suportang ibinibigay po niya sa aming ahensya, lalong-lalo na po sa aspeto ng pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating pong mga taxpayers. Alam mo, Daryl, napaka-importante po sa amin ang pagkakataong ito, lalo-lalo na sa ating mga taxpayers. Ito ang magiging daan para mas mabigyan namin ng kaukulang impormasyon ang ating mga taxpayer sa tamang pagpa-file ng tax returns at sa tamang pagbabayad ng buwis. Ito din ang magiging daan para malaman po ng ating mga taxpayers ano nga ba ang mga programang inilatag po ng BIR para mas makatulong po sa ating mga taxpayers, lalong-lalo na sa panahong ito.
Okay po ma'am, thank you. Always welcome po ang BIR sa City Government of Muntinlupa. Ngayon naman po, pag-usapan po natin ang collection ng BIR sa taong ito. Kamusta po ang ating collection, attorney? Alam mo, Daryl, hindi naging madali para sa BIR Muntinlupa ang makakolekta dahil sa epekto ng pandemya nito. Marami pong nagsarang negosyo at napakahirap pong tapatan ang koleksyon namin noong mga panahon na wala pang pandemya. Pero dalawang bagay ang sa tingin ko ay nakatulong upang kahit papano nakakolekta pa din po ang BIR Muntinlupa. Una ay ang walang sawang suporta ang ibinigay ng lahat ng kawanin ng BIR sa kabila ng hamon ng pandemya ay patuloy pa rin po silang pumapasok at ginagawa ang kanilang tungkulin. So hindi po nagsara ang aming opisina. Patuloy po itong naging bukas upang bigyan ng serbisyo at tugunan ang pangangailangan po ng ating mga taxpayers. Pangalawa, ito ay ang suportang ibinigay po ng ating mga taxpayers na patuloy na ginagawa ang kanilang obligasyon sa gobyerno sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. Ito po ay mapapatunayan ng datos last September kung saan po ang BIR Muntinlupa ay nakakolekta ng higit na 10 billion kumpara po sa goal na nakaatang po sa amin na 9.3 billion sa buwan ng September 2021. So ito ay katumbas ng 7.65% na collection effort. So nagpapasalamat po kami sa aming mga taxpayers. Subalit hindi pa din po dito nagtatapos. Patuloy pa din po kami magtatrabaho, patuloy pa din po kami magbibigay ng tamang impormasyon sa ating pong mga taxpayers para maramdaman po nila na nandito lang po kami para tulungan sila sa kanilang pangangailangan, lalong-lalo na po sa panahong ito. Thank you po, attorney, sa isang napakagandang balita, no? At isang pagpupugay na rin po sa lahat ng kawanin ng BIR Muntinlupa sa iyo pong serbisyo at sakripisyo, lalo na sa mga oras na lahat po tayo ay nakikibaka sa epekto ng pandemyang ito. Attorney, pag sinabi pong BIR, lagi pong napag-uusapan ay buwis na babayaran o binabayaran. Siguro po mas magandang malaman natin, no, at ng mga ating mga taxpayers kung ano po ba ang mga programang inilatag ng BIR sa panahong ito, lalo na may pandemya, attorney. Alam mo, dahil isa po sa napakagandang nagawa ng BIR bago ang pandemya ay ang pagsisimulan ng aming digital transformation. So marami na din po kaming online platforms na inilunsad, kagaya nga po ng tinatawag nating EBR Forms at Electronic Filing and Payment System or EFPS. So ito po ay available na noon pa kung saan hindi na po kailangan pang pumunta ng ating mga taxpayer sa aming mga opisina para lang po makapag-file ng tax returns o magbayad po ng kanilang buwis. Meron na po tayong mga transaksyon na ginawa ng mandatory ang paggamit po ng EBR Forms. Kagaya po ng kung gusto mong magbenta ng lupa, kailangan pong gumamit na tayo ng EBR Forms sa pagpa-file po ng capital gains tax at DST return. Sa ating pong mga taxpayer naman na registered as TAMP o yung pong tinatawag po natin Tax Account Management Program, kayo din po ay mandatory ng gumamit ng Electronic Filing Payment System or EFPS. So ang programang ito ay inilunsad ng BIR para mas mapadali ang pag-monitor ng ating mga taxpayers, lalong-lalo na yung nakakalimutan po mag-file ang kanilang tax returns o magbayad ng buwis. Inilunsad din po kamakailan yung tinatawag nating Electronic Annual Filing System or EAFS, kung saan hindi na rin po kailangan ng taxpayer na pumunta sa BIR para magpa-receive po ng mga attachments sa kanilang annual income tax return. Sa pamamagitan ng platform na to, pwede na po mag-attach ang taxpayers ng mga dokumento na kailangan nilang i-submit at yun ay hindi na po kailangang stamp ng BIR. Sa ganito po, maiiwasan natin ang pagdami ng tao sa aming opisina at makakaiwas din po tayo sa banta ng COVID-19. Inilunsad din po ang Central Business Portal in collaboration with the Department of Information and Communication Technology or the DICT, kung saan po mas mapapadali po ang pag-register ng ating mga corporation na dati po ay kailangan pang kumila sa aming opisina, mag-submit ng mga requirements at napakahirap po yun para sa kanila. Sa ngayon po, dahil pwede na maging isang korporasyon ang isang individual, ito po yung tinatawag nating one-person corporation or OPC. Mas madali na po sa kanila ang pagkuha ng taxpayer identification number o yung TIN at ang Certificate of Registration or COR.
Now, isa pa po sa mga programang sa tingin ko ay nakatulong ng sobra sa ating mga taxpayers ngayong pandemya ay ang pagbayad ng BIR na gumamit po ng electronic signature sa ilan po sa mga forms na kailangan i-submit sa BIR. So, alam natin kung ano yung electronic signature. So, dahil po ngayong pandemya, marami pong mga empleyado ang naka-work from home. So, napakahirap po para sa kanila ang pumunta pa sa kanilang opisina para lang pirmahan ang mga forms na kailangang i-submit nila sa BIR. Kagaya nga po ng BIR Form 2316 o yung tinatawag nating Certificate of Tax Withheld Source. Ngayon po, pinapayagan na ng BIR na gamitin ang electronic signature ng employer at employee. So, mas madali at convenient po ito para sa ating mga empleyado. Kasama din po sa mga forms na pwede nang gumamit ng electronic signature ang BIR Form 2307, 2306, and 2304. So ito pong mga nabanggit ko po ay mga programang naglalayon na matulungan ang ating mga taxpayer na makapag-file ng kanilang tax returns ng mas madali, na walang iniisip na banta sa kanilang kalusugan. Patuloy pa din pong nagsasagawa ang BIR ng lahat ng collaboration at pagsasaliksik para mas mapabuti po namin ang serbisyo sa ating pong mga taxpayers. Makakaasa po kayo sa aming suporta at sa tulong sa anumang panahon. Sama-sama po tayo sa hamon ng panahon. Buwis ko para sa Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Attorney. Pinangunahan ni Mayor Jaime R. Fresnedi ang pagpapasinaya ng four-story Lakeview Senior High School building ngayong October 8. Dumalo rin sa blessing and turnover ceremony sina Vice Mayor Artemio Simundac, Councilor Louis Arshaga, City Engineer Dina Aranda, SDO Superintendent Dr. Domenico Edanan, kasalukuyang LIS Principal Dr. Rosendo Sangalang at dating LIS Principal Dr. Ador Carubini. Ang Lakeview Senior High School building ay may 4 na palapag at 18 classrooms. Patuloy ang lokal na pamahalaan sa pagtatayo ng mga proyekto na makakatulong sa edukasyon ng mga Muntinlupeño at para na rin sa paghahanda sa posibilidad ng pagbabalik ng face-to-face classes. Napili ang lungsod ng Muntinlupa sa most business-friendly LGU sa pamamagitan ng virtual final judging at piniliwanag ni Mayor Jaime R. Fresnedi ang naisagawang programa sa lungsod sa gitna ng pandemic Buhat Munti, kung saan magkasamang isinagawa ang health at economic recovery ng Muntinlupa kasama ang PCCI Muntinlupa, katuwang ang mga tanggapan. Sinimulan na sa lungsod ng Muntinlupa ang pagbabakuna sa mga edad 12 to 17 years old na may comorbidities o ang mga tinatawag na pediatric A3 ngayong October 25 sa ospital ng Muntinlupa. Dumalo sa pilot vaccination sina Mayor Jaime R. Fresnedi, DOH NCR Assistant Regional Director and NTF Consultant Dr. Maria Paz Corrales, Osman Director Dr. Edwin Dimatatak, City Health Officer Dr. Juancho Buni, Councilor Alan Camilon, at iba pang mga opisyal mula sa DOH at pamahalaang lungsod. Inanyayahan naman ni Mayor Fresnedi ang mga magulang at guardian ng mga menor de edad sa lungsod na magparehistro at pabukunahan na ang kanilang mga anak bilang proteksyon sa COVID-19. Para sa pagre-rehistro at iba pang impormasyon, magtungo sa link na ito mula sa MuncoVac Facebook page. At iyan ang kabuuan ng mahahalagang balita sa lungsod ng Muntinlupa. Para sa iba pang updates, i-follow ang ating official Facebook page na City Government of Muntinlupa Official at Lingkod Bayan TV. Mapapanood din ang bawat episode ng ating programa sa Cable Link TV Community Channel 4. Sa ngalan ng Sangguniang Panglungsod, ako si Councilor Patty Cathy Bongkayaw, ang inyong tagapaghatid balita para sa ating lungsod. One people, one vision, one Muntinlupa.